Paano gumagana ang Iron Dome ng Israel? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Mag-iisang linggo nang makalipas simulan ang Hamas ay magpalipad ng halos 3,500 na rockets mula Gaza patungong Israel. At ayon mismo ang bilang na ito sa Israel Military. At habang nabubulabog na ang buong Israel sa pag-atake nito, ay meron naman silang napakagaling na proteksyon. Oo, at ito ang Iron Dome system na panglupa at winawasak nito ang mga pangmalayuan at mga pangmalapitang tira ng kalaban. At simula ang inintroduce ito ng Israel noong 2011 ay nakampante na nga sila taglay nitong lakas. At sa katunayan 90% accuracy po ang Iron Dome ng Israel. Ibig sabihin 90% ang laki ng tsansa na talagang epektibo ito. Pero ano pa nga ba ang kakayahan niya? Ang Iron Dome Missiles Defense System ay nakakadetect ng mga paparating na missiles sa layong 100 km range sa pamamagitan ng radar. At pag-detected na nga ito ng radar, saka naman niya ito itatransfer sa Battle Management Control System at sa launcher at ito ang haharang sa mga missiles ng kalaban. Oo, winawasak niya ang mga missiles na tira ng kalaban bago pa nito maabot o pinsalain ang pinaka-target niya. At gumagamit ang Iron na ito ng Israel ng electro-optical sensor para matrack ang pinaka-target. Ganun pa man binubuo din ng Iron Dome system ng tatlong central component. At una na nga dito ay ang Battle Management and Weapon Control. Ikalawa ang Missile Firing Unit at ang pinakahuli ang Detection and Tracking Radar. At ang typical din na baterya ng Iron Dome ay binubuo din ng 3 hanggang 4 launchers. At bawat isa nga sa kanila ay kayang suportahan ng 20 interceptor missiles. So ibig sabihin sa isang baterya pa lang 20 na ang kaya nitong ipakawala para harangin ng mga missiles ng kalaban. So bali 60 to 80 lahat ang kaya niyang harangin. At ngayon heto na. Ito ang Missile Firing Unit. Ito'y merong 20 Tamer Interceptor Missiles at isa lang itong single launcher na kayang protektahan ng isang syudad na may medium size na sukat na around 150 square kilometers. At ngayon heto naman ang Battle Management and Weapon Control o BMC. Ito ang nasa gitna at kumukontrol sa buong Iron Dome at siya rin ang responsable sa pagmamanage ng system at operasyon ng dome. At ang system na ito ay kayang makatrack ng paparating na missiles na tatama sa pinakaprotektado nilang area. Dinasala niya ang mga missiles at kung hindi naman ito babagsak sa pinakadesignated na lugar, ay hinahayaan na lang ito ng Iron Dome. Halimbawa, pag bumagsak ang missiles ng kalaban sa bukid at wala naman doong tao, ay hahayaan niya na lang ito. Ang galing no? At ngayon heto naman ang Detection and Tracking Radar. Kaya nitong makadetect ng mga artillery weapons sa himpapawid sa layong 100 km. At kapag naka-air surveillance mode pa siya, ay may kakayahan na siyang makadetect ng halos 1,100 targets ng isahan lang. At ang Iron Dome o Tahir Interceptor Missiles by Rafael ay nahati rin po sa apat na magkakaibang section. Ang unang section ay sumasaklaw sa navigation or guidance system. At mahalagang ginagampanan itong role dahil siyang nagsisigurado kung tatamaan ba niya ang pinaka-target. At ang katabi ng section na ito ay ang section 2, ang warhead section. At ang ikatlo naman ay ang solid propellant motor. At ang pinakahuli niyang section ay ang nozzle and the rear fins. Sa kabilang banda, pag malapit na ito sa target, isa ka mag-activate ang sensor niya para sa pull na sa pull talaga niya ang target at pati kung saan ito tatamaan. May bilis din itong Mach 2 at sa mga di nakakaalam kung gano'ng kabilis ang Mach 2, ito'y may bilis na 686 meter per seconds o 2,470 kilometer per hour. O sa madaling salita, mas mabilis ang Mach 2 sa speed of sound. Dagdag pa, ang range din na kayang maabot mula kung saan siya nagmula ay umaabot ng 4 to 7 kilometer or 42 miles. Kaya talaga namang hindi makakapasok sa teritoryo nila ang kahit ano pamang mga missiles na mula sa kalaban. Ngayon ang Tahir o ito yung missiles ng dome ay may habang 9.3 feet na may diameter na 6.3 inches at may bigat naman siyang 90 kilogram kada isa. At ngayong alam mo na yan, anong say mo sa kanilang kagamitan? Comment down below.